pa lang ng kanta, alam na this. Marami ang napapaindak at pumoporma na Kiki Vault In sa pinag-uusapan ngayong live action adaptation ng classic Japanese anime, ang Voltas 5 Legacy. Talagang masaya kasi proud ka na Pinoy talaga na yung gumagawa ngayon. Sa social media, let's vote! Kalat ngayon ang sangkatutak na Voltas 5 memes. Meron pang filter kung saan para kang pilot ng Voltas 5 aircraft. Meron pang nanggaya sa mga Bozenian. Let's vote! Ang isang ito nga, con todo costume with matching sungay pa habang nagwawalis. Itong Miyerkules, nakapanayam ko ang mga bida ng Voltas 5 na parang nasa cloud 9 o alapaap pa sa tagumpay ng kanilang pilot week. Sina Miguel Tan Felix, Isabel Ortega, Radson Flores, Matt Lozano, at Rafael Landicho. Una muna sa lahat, congratulations! Thank you, Thank you. Tatlong taon nyo daw ginawa ito pala. Paano kayo nakapag-shoot at nakapag-tape nung lockdown? Malaking hurdle po sa amin yun. Kasi kailangan po namin magpa-test and then mag-quarantine for like more than a week bago po kami mag-taping sa set. Tapos ang mahirap po dun is pag may nag-positive na isa, uwian po agad lahat. Kaya ang gumanap na karakter ni Little John Armstrong na si Rafael Landicho, tatlong beses nga raw ginawa ang costume. Kasi nga po, timbahay po ko nun. Di po ako nakakapag-taping. Kaya lumaki nga po ako. Yun. Kumain mo sa nakumain. Tatlong beses ka nagpalit ng costume kasi nakakalakhan mo lagi. Uh-huh. Timbahay kasi bawal mga bata. Let's show them what power Voltas 5 has! Dekada 70 nung unang ipalabas ang anime series ng Voltas 5 sa Pilipinas. Pero noong August 27, 1979, ipinatigil ito sa ere dahil di umano sa masamang epekto ng panunood nito sa mga bata dahil daw sa mga bayolenteng eksena. Hanggang noong dekada 90, muli itong sumahimpapawid na nakadub na noon sa wikang Filipino. Pinipigilan niya tayo! Mag-vault in na tayo! At ngayon ngang meron na itong live-action adaptation, nabuhay tuloy ang inner child ng maraming kahenerasyon ko. Pati mga bata ngayon, nagka-interest tuloy. Paano kayo nakarelate? Generation namin yung Voltas 5 eh. Seto kayo ngayon, mga Gen Z. Madali lang po kami nakarelate kasi yung storya ng Voltas 5 is all about family. And kahit sino naman po makakarelate kapag usapang pamilya. Marami ang humanga sa special effects ng live-action adaptation. Pero hindi na tayo dapat magtaka. Lalo't matagal na nating alam na sa mundo ng animation, magagaling ang Pinoy artists. Hindi ba nga't ang mga sikat na animation film ng Pixar sa Amerika, Pinoy, na ang ilan nakapanayam ko na. Dumating ako dito sa Pixar 15 years ago. Swerte. Most of the time, very good. Para sa Voltas 5, daan-daang animators at design artists ang nagsanib puwersa. Ibinuhos ang kanilang galing at sipag na kitang-kita naman sa produktong pwedeng ipagmalaking gawang Pinoy. Ang limang mga bida, hindi raw biro ang pinagdaan ng training gaya ni Matt Lozano na gumanap na Big Bert Armstrong. Paano kayo prinep nung director at nung mga coaches nyo? Pinanood ko rin yung anime kasi si Direct Mark parang homework niya sa amin yun eh. So para may idea kami kung ano yung gagawin namin sa set, before ako mag-audition kay Big Bert, nag-train muna ako ng Arnis. Pero itong si Matt, singer talaga. Nanalo sa Spogify Contest ng Itbulaga taong 2015. How does it feel like na yung anime nung araw na may cult following, isinabuhay nyo, Matt? Halo-halo pong
emosyon yung nararamdaman ko eh. Nakaka-excite. Oo. Na mag-portray ng kilalang character at the same time ang hirap din. So, ano? Naiiyak siya. Ba't ka naiimo? Hindi, namimiss ko na kasi. Mark, ikaw ang number 2. Roger. Ang gumaganap naman na Mark Gordon, si Radson Flores, na unang nakilala sa artista search na Starstruck. Gusto ko po mag-excel sa lahat po ng branches po sa industry na singing, dancing, and acting. Pero pinaka-gusto ko po talaga is yung acting part. And ito pong role na nakuha ko po sa Voltes 5. Tinignan ko po yung mga similarities ng personality ko. And inaral ko rin po yung personality ni Mark. Siya yung lone wolf ng group. He's always aloof, cool, calm, and collected. And siya yung pinaka-logical na member ng Voltes team. Bibigay buhay sa papel ni Jamie Robinson, anak ng action star at senador na si Lito Lapid at ng aktres na si Michelle Ortega, si Isabel Ortega. Isabel, nalilinya ka din sa mga action, ha? Parang dad mo, no? Nakikita nila yung dad ko sa akin, mm-hmm. na they're encouraging me, they're mm-hmm. saying a lot of nice things po. So, ako po very grateful po ako. So, ibig pong sabihin we're in the middle of an interplanetary war? She's a very fierce woman po. Sobrang independent po niyang babae. Empowered. Yes. Parang go girl, parang ganon. Palagi po niya ipaglalaban yung tama. Ang nakuha naman para sa lead role na si Steve Armstrong, ang leader ng pilot fighters ng Voltes 5, si Miguel Tan Felix. Aware na kayo, I'm sure, na it's such a huge, wild success itong Voltes 5. Ginawa po namin yung Voltes 5 Legacy dahil gusto po naming ibalik sa pagkabata yung mga matatanda po ngayon. Gusto naming maramdaman na bata ulit sila. And at the same time, yun din yung bonding nila para maintindihan ng mga anak nila kung ano yung pinapanood nila ng mga bata sila. So, nag-reconnect din yung dalawang generation. Oo, kasi yung gadget is so personal eh. Totoo po. 1:1. Samantalang yung watching the TV set is a shared experience, yes. sa pamilya o barkada. Oh. Thank you sa production that you're bringing back hindi lang yung nung vibe nung 1970s, kundi you know, the happiness of watching one show lang na kasabay-sabay. Nako, thankful din po kami na sa amin binigay itong project na to, Miss Jessica. Hindi po namin alam na kung anong ginawa po namin para maging deserving para sa role na po. Si Miguel, sa harap na ng camera, lumaki! Taong 2004, nung una namin siyang itinampok mula sa kanilang bahay sa Cavite hanggang sa taping ng Telefantasyang Mulawin, kung saan siya gumanap bilang si Pagaspas. Dito sa gitna ng medyo masukal na gubat, yung kukunang eksena nila Sam at Miguel. Ito kasi kasalanan niya eh! Miguel! Po? Babalik ka lang din namin sa nakaraan. Sige po. Hala! Patay tayo! Pagkagising ni Miguel, tulad ng ibang mga bata. Oy! Oy. Daddy! Anong pakiramdam mo imi-meet mo yung president mamaya? Masaya po kasi po, may kalap po siya. Mami. Ito kasi kasalanan niya eh! Kaya Miguel, ilang taong ka niyan? Mga 5. Ano year to? Almost 20 years. 20 ago. Years na. How does that feel, Miguel? Tanda mo na, bro. Tanda mo na, Jessica. Medyo ano lang. Emotional lang konti, Miss Jessica. Kasi... Na-emo si Miguel. Nayak din ako. Nakakatuwa lang makita na from 5 years old, ang dami na nangyari sa karera ko. And yung mga tao na kapaligid sa akin, nandun pa rin sila. And sabay-sabay kami nag-grow. Sobrang grateful ko po sa siya. How do you come into this role now? Dati, ano ka, parang cute, di ba? Saling kit. Ngayon, lead role. Miss Jessica, niniwala ko na perfect timing lang ng lahat. Let's vote! Kung sa Voltes 5 Legacy, kabisado na nila ang V formation at pag-
mag-vault in, paano kaya kung kailangan talaga nilang buuin ang isang Voltes 5 robot? Let's vault in! May challenge tayo sa cast ng Voltes 5 Legacy. At yan ay kung kaya nilang buuin yung robot in 1 minute. Kaya. Timer starts. Now, let's vote in! Si Julian San Jose ang napiling kumanta ngayon ng Voltes 5 theme song na ang original kinanta ng Japanese singer na si Hori Mitsuko. Mawachikai! Maganda yung ano eh, yung kanta sa dulo. Oh, yeah. Ikaw ba kumakanta nun? Siya po yan, siya po. Sige nga, paano? Oyani, hagureta. Hinadori mo, itsu ka wa yasashii otokoro ni. Isang pakinggan, no? Alam ko yan, it talks about looking for the dad, diba? Opo. Ito naman yung theme song. Kakanta raw tayo. I check! O, ito na. Tato e arashi ga ukoto mo. Balik uli ako sa kabataan, 1970s. That's the goal po. It is the biggest budgeted project of GMA. And we are very grateful to the network for providing that budget for us to enable to produce this kind of quality program. Well, we're very proud that this Voltes 5 Legacy project is 100% Pinoy ang gumawa. It elevated yung entire Philippine TV in terms of CGI. Ang tunay na legacy ng Voltes 5 bukod sa nakakasenti at happy dahil may gawang Pilipino na sa mundo pwedeng ipagmalaki. Kaya across all generations na, everyone and every all, let's go in! Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.